yes, 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 mga lalabs ko. Finally, finally, nanalo ang ating binoto, si Bongbong Marcos. At talaga namang pinili ng ating Panginoon na siya ang mahalal. At ang ating Vice President na si Sara Duterte, mga lalabs ko. At talaga namang ang ating panalangin na hindi na sayang, ano, mga lalabs ko. Dahil noon, mga lalabs ko, nung kapanahonan, nung Old Testament, mga lalabs ko, dahil ang Diyos lang din naman ang naglulok-lok kung sino ang karapat-dapat na maging hari. So, ang Panginoon noon, ang Diyos ang pumili kay King David, kay King Saul. Talaga naman na siya ang naglulok-lok at binibigyan niya ng anointing kung sino ang karapat-dapat na mamuno sa isang bansa. So, ngayon, mga lalabs ko, nakakaiyak, mga lalabs ko, dahil... Finally, finally, nanalo ang ating kandidato na si Bongbong Marcos. Siguro ito na talaga yung will ni Lord na mabago ang ating sistema ng Pilipinas. Ano, mga lalabs ko? Ay, nakakaiyak, mga lalabs ko. As in, iba yung nararamdaman ko pa nga. Ito na, siguro marapit na nating makalmit o ano na, mag-uwi na rin tayo mga OFW na. Maging maayos ang ating sistema ng ating bansang Pilipinas, mawala na ang ano. Di ba, mga lalabs ko, nakakaiyak, mga lalabs ko na. Noon, di ba, ang tatay naman niya, si... Noon kasi, bata pa ako noon, naranasan ko naman yung ano, yung martial law noon. Ang ano naman, ang tahimik naman talaga, mga lalabs ko, noong panahon yun. Matatakot ka lang kung ikaw ay isang rebelder, ano, mga lalabs ko. So, talaga lang naman, nakakaiyak dahil... Binigyan tayo ng maayos na maging pangulo. Dahil kitang-kita naman natin yan na kaya niyang panghawakan ng ating bansang Pilipinas. Katulad ng ganyang tatay. Diba, mga lalabs ko? As in, very overwhelming lang ako, mga lalabs ko. Dahil noong unang Old Testament, ang Diyos naman talaga ang namimili na mamumuno sa kanyang sa isang kahreo, sa isang bansa, katulad ni King David, ni King Saul, di ba, mga lalabs ko, ang Diyos lang, nagbibigay lang siya ng propeta na mag-a-anoint sa haring yun na mamamahal, mag-handle ng kanyang mga anak, di ba, mga lalabs ko. So, ito ba, mga lalabs ko, answer prayer tayo, mga lalabs ko, at God bless sa ating mamamayang Pilipino, God bless sa ating bansa Pilipinas, na ramdam natin na niyayakap tayo ng ating Panginoon noon na hindi tayo pinababayaan. So, mga lalabs ko, just continue prayer pa sa ating bansa, sa ating sandiputan, hindi lang sa ating bansa, mga lalabs ko. Yung mga lalabs ko, na bumalik lang tayo, ano, sa nakakaiyak lang, mga lalabs ko. Sorry lang kung ako inaiyak, mga lalabs ko. As in, super overwhelming lang ako, pangalalabs ko, dahil nanalo ang ating Bongbong Marcos at ang ating Sara Duterte. At talaga naman ramdam ko na hinipo o inano ng Panginoon na niluklok niya talaga ang ating bagong presidente, bagong ano ngayon, nagsimula kay Tatay Digong ang pagbabago. Dahil noon ay naluklok tayo sa para na tayong basurang bansa natin. Basura na nga, as in, tambak ang basura, tambak ang mga kriminal, tambak ang mga drugs noon, mga lalabs ko, di ba? O nandiyan yung mga rape naman, ang dami na rape, pero walang na, may isipin na, walang, as in, walang nangyayari, di ba, mga lalabs ko. So, nagsimula kay Tatay Digong ang pagbabago. Sa ngayon, si Bongbong Marcos naman, ang nalakot bilang sa presidente. So, tuloy-tuloy na ang pagbabagong ito, mga lalabs ko. So, we need... So, ano pa natin, mga lalabs ko? So, sa very soon, siguro makaka-uwi na rin tayo at maging maayos ng ating sistema ng ating bansa Pilipinas. So, makakasama na natin ang ating mga mahal sa buhay kahit hindi tayo mag-abroad, mga lalabs ko, no? So, yun lang, mga lalabs ko. Dito na lang, mga lalabs ko. Pasensya na kayo kung ako napaiyak, mga lalabs ko. At nakakaya, at ako walang tissue dito sa tabi ko. maraming salamat, mga lalabs ko. I love you all at still... continue prayer sa ating bansa Pilipinas, sa ating bagong administrasyon na talaga namang huwag na hipuin o huwag iwan ng ano na laging nandyan ang ating Panginoon para gabayan ang ating bagong presidente. Hallelujah, O Lord Jesus, na mabigyan ng wisdom at knowledge kung paano niya mapapamahalaan ang ating bansang Pilipinas maging ating Vice President. So, hanggang doon na lang, mga lalabs ko. I love you all, guys, mga lalabs ko. I love you.